And this is your friendly neighborhood Carl Serrano. Kung first time mong umattend in a session ito, bibigyan muna kita ng konting introduction para at least may idea ka kung ano ba yung tong Q&A session nito at para saan ba to. So ang Q&A session na ito ay para masagutan ko yung mga tanong nyo ng live. Kasi kung nanonood ka ng YouTube sa YouTube channel ko ng mga YouTube videos ko, at kapag nagtanong ka kasi doon, medyo matagal bago ko siya masagutan dahil sa dami din ng mga nagtatanong. Pero hindi katulad dito sa Q&A session na ito, na pwede ko na kaagad masagutan yung mga katanungan mo kapag nakita ko, lalo-lalo na kapag nauna kang nagtanong. Kasi itong Q&A session na ito ay ginagawa natin every Friday at 8 p.m. Philippines time. So kapag maagap ka, nauna ka nagtanong, una kong mababasa yung mga katanungan mo. So ang Q&A session na ito ay para sa mga network marketers na gustong matutunan kung paano magiging successful sa kanilang mga network marketing business regardless kung anong kumpanya ka kabilang. As long as gusto mo na maging successful sa ethical na paraan, pwedeng-pwede sa'yo ang Q&A session na ito. So imaginein mo na lang na kung ikaw ay uma-attend sa mga new members orientation, new dealers orientation, or kung ano man ang tawag nun, yung mga seminar, kung umattend ka sa mga ganun, parang ganun lang rin ito pero online at pwede sa lahat ng mga networkers kahit saan kabilang ka na network marketing company. Meron lang tayong isang rule dito sa Q&A session na ito. Ang rule lang naman natin ay bawal tayo mag-mention, mag-comment, mag-promote ng network marketing company na kinabibilangan natin para hindi ka ma-block dito sa page na ito. Kasi irespeto natin yung ibang mga network marketers dahil magkakaiba tayo ng kumpanya. I am currently building in my own network marketing company pero hindi ako magpo-promote ng networking company ko dito dahil ang goal nga nitong Q&A session na ito ay masagutan ko yung mga katanungan nyo at matulungan ko kayo na maging successful sa inyong mga negosyo sa ethical na paraan. Yun ang pinaka-purpose nitong Ethical Nation na movement na ito. Dahil gusto natin na mas dumami yung mga ethical networkers kumpara sa mga scammers at mga unethical networkers. Ang pinakarason kasi kung bakit pangit sa pandinig ng mga tao ang network marketing ay dahil sa sobrang daming mga unethical networkers at mga scammers na nagkalat dito sa Pilipinas. Dahil mas marami sila, pangit pa rin ang tingin ng mga tao pagdating sa negosyo natin. Kaya ang pinakang goal, ang pinakang vision ng Ethical Nation, itong movement natin, ay para mas dumami yung mga ethical networkers dito sa Pilipinas. At kapag mas madami na yung mga ethical networkers, magiging maganda na sa pandinig ng mga tao at magiging professional ang dating ng ating industriya sa mga tao, sa mga prospects na hindi pa involved dito sa negosyo natin. At ang pagbabago na yun ay magsisimula sa'yo, and then ipapasa mo din sa mga members mo. So yun ang pinakang vision ng Ethical Nation. Ang Ethical Nation ay community ito. Ito ay isang movement, hindi to kumpanya. And kapag ikaw ay isang networker na ginagawa mo yung negosyo mo sa ethical na paraan, automatically part ka na ng Ethical Nation sa ayaw mo at sa gusto. So sa pagtatanong, i-comment mo lang dyan sa ilalim or kung saan ka man nanonood nitong live na ito, comment mo lang yung tanong mo, and sa pagtatanong, be specific as much as possible. Okay, maging specific ka sa mga itatanong mo para masagutan ko siya ng maayos. Kung sakali man na dalawa yung tanong mo, tatlo yung tanong mo, marami kang tanong, pagbibigyan ko muna na sagutin yung ibang mga nagtatanong para mabigyan ko rin sila ng chance kasi umattend din sila. Pero kung sakali na wala ng ibang nagtatanong tapos puro tanong mo na lang, edi sasagutin ko lahat ng mga tanong mo. Ang mga isasagot ko sa mga katanungan nyo is based on my experience. So ibig sabihin, hindi ito yung nabasa ko lang sa isang libro, narinig ko lang kung kanino. Sasagutin ko kayo kung ano yung kailangan nyong marinig at hindi yung gusto nyong marinig. So kung ikaw ay medyo balat sibuyas o medyo sensitive ka or madaling masaktan yung feelings mo, I do not recommend na manood ka nitong Q&A session na to kasi real talk ako sumagot sa mga tanong. Kung sakali man na hindi ko alam yung sagot dun sa tanong mo, sasabihin ko na hindi ko alam dahil hindi ko rin naman talaga alam lahat. I've been doing this business, I've been in the industry for almost 7 years na as of the making of this video, this year is 2020. So medyo matagal ko na rin ginagawa ang negosyo na ito. So kapag ka nagtanong ka sa akin ng mga bagay na outside network marketing, sigurado ako na malabong masagot ko yan. So huwag sana kayong magtatanong dyan ng mga tanong na hindi naman, wala namang kinalaman sa network marketing tulad ng stocks, investment, trading, or cryptocurrency, or kung ano-ano pang mga bagay na yan dahil hindi ako qualified na sumagot sa mga katatanong nyo about doon. Okay, itanong nyo yan doon sa mga ibang expert. Hindi ako expert pagdating dyan. Masasabi ko lang na expert ako pagdating sa network marketing. Sa bawat isasagot ko sa inyo na based on my experience, hindi nyo kailangang maniwala.
hindi nyo kailangan na sundin kung ano yung sinasabi ko. Ako ay nagbibigay lang ng aking experience. Based on my experience and based on my opinion, kung ano yung nag-work sa akin, kung ano yung hindi nag-work sa akin, yun lang ang i-share ko sa inyo. Pero hindi kayo required na maniwala. Okay? Hindi ko kayo be-brainwashing, hindi katulad ng ibang mga uplines na sa kanila ka lang dapat makinig kasi sila yung successful. Hindi ako ganun. Nasa sayo kung maniniwala ka, kung sa tingin mo ay hindi tama yung sinabi ko, kung sa tingin mo ay mali yung mga sinabi ko, huwag ka maniwala, huwag mong sundin. It's fine. Ang sa akin lang naman, sinagot ko lang naman yung tanong nyo based on my experience. So, i-mention mo yung iyong mga teammates, yung iyong mga members, o yung any friends mo na network marketers na alam mo na magbe-benefit dito sa Q&A session ito. I-mention mo sila dito sa live na to, i-share mo to sa kanila, i-share mo sa Facebook group nyo, sa GC nyo, or whatever, kung sino man yung pwedeng matulungan nitong ating Q&A session. Meron lang akong isang healing sa inyo since wala naman kayong binabayaran sa panonood ng training na ito. Kahit yung mga YouTube videos ko, kung nanonood na kayo nun, o yung mga Facebook videos ko dito sa Facebook page na ito, kung saan kayo nanonood, wala naman kayo binabayaran dyan, di ba? Libre lahat yan. Pero ang isa lang ang healing ko, i-like mo tong Facebook page na to kung saan ka nanonood and i-click mo yung See First. Kapag klinik mo kasi yung See First, mano-notify ka ni Facebook sa tuwing meron tayong live. Para kung sakali, halimbawa nakalimutan mo, hindi ka nakapag-set ng reminder tapos nag-live tayo, magbibigay sa'yo ng notification si Facebook kapag live na tayo. So that is every Friday, 8 PM Philippines time. At kung hindi mo pa alam yung YouTube channel ko, i-search mo lang yung pangalan ko, Carl Serrano, na may K. Okay, K yan, hindi C. So makikita mo na kaagad yung mukha ko dun sa YouTube channel ko na yon. And then, pwede ka mag-subscribe dun, panoorin mo lahat ng mga training videos dun, kasi dun mas maraming mga training videos and mas technical yung mga itinuturo ko doon kasi recorded yung mga training na yon. So yun lang yung healing ko. Like mo lang tong Facebook page na to, click mo yung See First and mag-subscribe ka doon sa YouTube channel ko. Nang sa ganun eh, mas ganahan pa ako na gumawa ng mga content para sa inyo. And finally, last na to, okay, meron akong ginawang ebook which is yung Unlimited Prospects Handbook. Sa ebook na yun, doon mo matututunan kung paano magkaroon ng unlimited na prospect para sa negosyo mo. Doon sa ebook na yun, nagbigay ako ng mga sample inviting scripts, sample prospecting scripts na pwede mo na kaagad gamitin sa prospect mo para magawa mo siyang maging interesado sa negosyo na inaalok mo sa kanya. Pero take note, hindi ito magic, walang magic sa ebook na yun, at hinding-hindi pwede yon ebook na yun sa mga tamad. Kung ikaw ay nag-expect ng parang magic o mga budol-budol words na mga ganun na pag sinabi mo automatic na yayamang ka na kaagad, sasali lahat sa'yo, walang ganun. So kung ganun yung in-expect mo, hindi yun para sa'yo. Unlimited Prospect Handbook, para yan sa mga masisipag at sa mga tao na ina-apply kung ano yung natututunan nila. So kung interesado ka na malaman, hanapin mo lang yung link sa description ng video na ito. Makikita mo kung nanonood ka nitong video na to sa Facebook, makikita mo sa taas yung description. Kung nanonood ka nito sa YouTube, makikita mo naman sa ibaba. So with that being said, magsimula na tayo sa ating Q&A session. Alright, Merry New Year sa inyong lahat. Win, ano mga kapower payaman? Ano masasabi ko? Hindi ko kayo nabati na nga Happy New Year ng, ano, ng live, kaya dito ko kayo babatiin, dito ko babawi. So, Merry New Year sa inyong lahat. Power, payaman sa inyong lahat. Okay, so I hope na nag-enjoy kayo sa holidays kasi dalawang linggo tayong walang Q&A session, ano? Kasi parehas yung 25 at 1 Friday. Power. Parang sinadya talaga, no? Kaya, ayoko naman, gusto ko sana mag-Q&A that time. Kaso, nandito yung family ko, no? Na magkakasama kami dito. And ayoko rin na parang maistorbo ko yung time nyo sa family nyo. Kasi, di ba, every Friday naman tayo nag-Q&A session. Eh. Kumbaga, para masulit lang yung family time, no? So, yun yung reason bakit na hindi ako nag-conduct nung 25 at 1. Kasi talagang tumaon eh, no? 25 at saka 1. Okay, pero babawi na tayo. Starting ngayon ay January 8 na. Ang bilis ng panahon. Grabe, no? Parang kahapon lang, January 7. Ngayon, January 8 na. Ang bilis ng panahon. 8 days na kagad yung nakalipas sa 2021. No? So, ngayon, simula ngayon, tuloy-tuloy na ulit yung ating poweran dito sa Q&A session. No? Tuloy-tuloy na ulit yung ating Q&A session. So, regular na ito every Friday at 8 PM Philippines time. Okay? For 1 hour only. So, napanood nyo naman na yung introduction. Di ko na uulitin yun kasi yung haba. Bibigyan na ako ng shoutout sa mga, ano, sa mga, tawag dito, sa mga nandito na, especially dun sa naunang nag-comment.
Okay, so sa pinakaunang nag-comment si Janet, okay, isa to sa mga pinakamasipag ko na member sa Team Genuine. So shout out kay Janet, no? Shout out sa mga ano, yung mga first timer, comment kayo diyan sa ilalim, yung mga, sa mga first time umattend dito sa ating Q&A session. Comment kayo diyan para mabigyan ko din kayo ng shout out. Okay. So yan, so shout out sa mga umattend, unang umattend ng unang Q&A session para sa taong 2021. Ayan, si Jose, tama ba? Jose. Oh, Jose Espina, RJ Marilu, baliktad yung pangalan, positive mindset. Astig yun, ah. Si Joyce, Walter, JV, Gerald, Abigail, kay Claire, kay Al, tama, Al Tops, ayan, kay Coach Jake, ayan, sa mga leaders ng Team Genuine, Vicmar, Lucille, kay Stephanie, Sugar, Roin from Bukidnon. Oh, hindi, si Abigail pala from Pampanga, hindi ko nabasa. Si Marilu from Riyadh. Lapit lang, diyan lang sa may kanto. Si Marilu, so shout out sa inyo mga IFWs na nanonood sa atin, si Eloiza, Martin, Gerald. Oh, Janine, si Janine. Ay, naligaw ka dito. Naligaw ka yata. Okay, Jen, Orly. Sino pa? Sino pa hindi ko pa naano? Rahib. Ayan, kay Coach Mark, isa sa mga leaders din, leaders ko din to ng Team Genuine. Alan, Sarah, meron pa ba? Joanne. Ayun, first time. Ayun, first time. Sa mga first timer. Ayan, si John John, si Yams from Kuwait. John John, first timer. Ayan, Eric. Okay, so yun pa. Ay, shout out daw sa ano. Shout out sa Lagrama family. Okay. Okay, shout out sa inyo. All right. So yan, sa mga first timer, I hope na makasama namin kayo dito every Friday Philippines time, no, weekly, para masaya, no? Yung mga nandito na, yung mga paulit-ulit nang nanonood sa akin, kahit nauumay na kayo sa pagmumukha ko, pero nandiyan ka pa rin at nagtsatsaga, no? Shout out sa inyong lahat, kayo yung mga payaman. No? Kayo yung mga payaman, no? Sa mga first timer, no, sana makasama namin kayo every week, every Friday 8 p.m. Philippines time. Okay, so magsimula na tayo magsagot sa ano, sa mga question, kasi para as much as possible masagutan ko lahat ng mga itatanong niyo sa akin. Ay, meron pa pala dito. Shout out Bad Rosalie, si may dami pa pala dito. Obet, Lucille, Jomel, Reynold, Ian, Nel, si Coach Lubin, first time yung mukha mo. Nomer, naligaw ka. May naligaw dito. Nomer, shout out, kaklase ko nung high school. Fourth year. Alright. Shano, ayan, so shout out sa inyong lahat. Alright, so magsimula na tayo. Sagot na tayo sa mga question para masagutan ko pa lahat ng mga question nyo as much as possible. So itanong nyo na lahat na gusto nyo itanong dyan, kasi pag meron dito nagtanong ng magandang tanong, napapahaba yung sagot ko. Wala naman kasing akong nilalagay na time limit sa bawat sagot ko. So, pag nagandahan ako sa tanong, so yun ay perspective ko lang naman, meaning nakadepende sa akin kung magagandaan ako or hindi. Pag nagandahan ako dun sa tinanong sa akin, napapahaba yung sagot ko. Kaya itanong nyo na lahat ng mga gusto nyong itanong dyan para masagutan natin. Okay, para masaya. Alright, so first question. Okay, from positive mindset. No? Tanong niya is paano mag-post ng business sa FB para mapansin ng prospect, or any techniques sa FB para makakuha ng invites. Walang perfect na post, walang sure way para makakuha ka walang sure way or walang 100% guaranteed na pag pinost mo to, no? Dudumugin ka na ng mga prospect, walang ganun. So kailangan mo i-test ng i-test. Mag-try ka na mag-try ng iba't ibang klase ng post. Okay? So mas maganda, may recommend ko sa'yo, access mo yung Unlimited Prospects Handbook. May makikita niyo, yung link nandito sa description nitong video na to. Kung nanonood kayo sa Facebook, nasa taas yung description. Kung nanonood kayo sa YouTube, nasa ilalim yung description. Yun yung pinaka may recommend ko sa'yo. At saka sa YouTube ko din, dami kong training dun about inviting. No? Oh, ito na lang, pagdating sa inviting, huwag kayong mamili kung saan kayo komportable. Kasi yun ang ginagawa ng karamihan. No? Naintindihan ko naman kayo kasi ayaw nyong ma-reject, takot kayo ma-reject.
And hangga't hindi niyo kasi nalalampasan yung takot na yun sa rejection, walang mangyayari sa inyo. Hindi lang sa negosyo, pati sa buhay. No? Yan yung pinakang unang real talk ng taon. Okay, pinakang unang real talk ng 2021. Walang mangyayari sa inyo at hindi lang sa negosyo, pati sa buong buhay niyo kung takot kayo nang nare-reject, ayaw niyo nang nare-reject. So, gawin niyo lahat ng pwede niyo gawin sa pag-i-invite sa ethical na pamamaraan. Subukan niyo lahat. Okay, huwag kayong maghanap ng mga magic. Walang magic. Merong mga effective na ways pero walang magic, walang guaranteed. May 100% guaranteed, sigurado 110 million percent yayaman ka, mga kalokohan 'yun, okay? So, 'yun ang may recommend ko sa inyo pagdating diyan sa mga sa tanong na ano, inviting. Okay? So, next question. From Stephanie Castillo. I just want to mapapa English tuloy tayo, no? Buti na lang binabasa ko lang. I just want to focus business and sport po. So I decided na mag-stop sa schooling. Please approach me kung based on your experience. Okay. Pagdating sa ganitong decision, as long as okay naman yung parents mo, depende kasi kung ikaw ang nagpapaaral sa sarili mo, may karapatan ka at kalayaan ka na mag-desisyon para sa sarili mo kasi self-supporting ka naman, na hindi ka na umaasa sa magulang mo. Pero kung umaasa ka sa magulang mo, para tumitira ka sa bahay ng magulang mo, pinapakain ka ng magulang mo, no, yung mga damit mo binibili nila, ano yun, yung dependent ka sa magulang mo, tapos sila rin nagpapaaral sa'yo, wala kang karapatan na magdesisyon ng ganto-ganto na lang na hindi sila nag-aagree. So kailangan kausapin mo sila, kung ayaw mo na talaga mag-aral, eh bala, desisyon mo yan. Pero kailangan, kung ikaw ay dependent, kailangan ay kailangan makausap mo yung parents mo regarding dun. Kung pumayag sila, edi congrats sa'yo kung yun din naman ang gusto mo. Diba? So, yun lang naman pagdating dyan. Kailangan nyo din i-consider. Kasi nung time ko, nung ako nag-drop out, no, hindi ko to nire-recommend by the way dyan sa mga estudyanteng nanonood sa inyo, no? Kung sinasabihan kayo ng mga apply nyo, full-time ka na, tigil mo na yung school, di ka yayaman dyan, ha? Huwag kang makinig sa mga kalokohan pinagsasabi ng mga yon. No, kasi, although may point yung sinasabi nila, pero hindi kasi yun yung tamang approach sa ganun eh. Hindi pwede basta-basta magdidesisyon ka naman ganyan, lalo na kung dependent ka nga. Ako, kaya ako nag-drop out, kasi hindi ko lang talaga nakikita yung sarili ko, naa-asenso ako na makukuha ko yung pangarap ko sa pagpasok sa school. Hindi ko nakikita yung future ko dun. Okay? Pero kung ang pangarap ko ay maging engineer, tinapos ko yung pag-aaral ko. And wala akong pangarap na ganun eh. Gusto ko yumaman. Ang gusto ko umasenso sa buhay, gusto ko yumaman. Gusto ko ng time and financial freedom. Hindi ko siya nakita sa school. Kaya pala doon na-realize ko nung high school ako, hindi ko alam kung anong kursong gusto ko. Kasi naalala ko nga, tinanong ko sa tatay ko, ano bang kurso yung kikita ko ng malaki? So doon pa lang, doon ko na realize, nagnasa networking na ako, doon ko na realize yung pala talaga yung gusto. Hindi, kaya pala wala akong mapili na course noon kasi hindi ko alam, wala naman kasing how to get rich 101. Wala naman kasing Bachelor of Science on how to become a millionaire degree. So yun kasi ang gusto ko, yun ang akin. Okay? Akin 'yun, hindi 'yun sa inyo. So, kung ikaw pangarap mo maging chef, no? Pangarap mo maging cook, eh kailangan mong tapusin talaga yung pag-aaral kasi sa ganung paraan mo siya makukuha. Pangarap mo maging engineer, pangarap mo maging doktor, pangarap mo maging nurse, teacher, or whatever na nasa school, kailangan mo talagang tapusin yun. Okay? So, I hope na nagiging klaro sa inyo yun. Pero hindi ibig sabihin na, drop out ka na kasi di ka naman yayaman dyan. Kalokohan. Okay? Kalokohan yan. So, yun ang mai-recommend ko sa inyo. Hindi ako galit, nagpapaliwanag lang. Okay? Para sa mga first-timer, hindi ako galit, nagpapaliwanag lang. Alright? So, yun. Basta take full responsibility sa desisyon na ginawa mo. Okay, para kay Stephanie. At kung meron man sa inyo dyan na katulad ni Stephanie, take full responsibility sa kung ano yung naging desisyon mo. Kung ano maging resulta niyan, ikaw may kasalanan. Walang iba. Wala kang ibang dapat sisihin. Ikaw nag-decide niyan. Okay? So, yun. Next question. Okay. Ito medyo mahaba. From Eloisa. Eloisa O'King. Okay.
Gusto ko po sana mag-build ng team kung saan hindi rin sana nakafocus lang sa recruiting. Pero habang tumatagal, mahirap po pala, lalo na at yung mga upline namin ay talagang puros recruit lang. Challenging po. May I ask naman po kung anong may papayo nyo po sa akin? Wala po kasi akong kaalam-alam nung napasali ako dito, na power. Pero I'm glad na ikaw yung una na research ko na naging mentor bago iba kasi aware na ako sa mga dapat. Gusto ko po sana, pero may dalawang partner na. Okay, wag mo munang gagawin yan, alright? Okay, ito yan. Ang ganda ng tanong ni Eloisa. Kasi ito yung kultura ng networking talaga eh. Recruit, mag-recruit ka. Yaman ka sa recruiting. Yes, totoo naman yung sinasabi nila. Mas mabilis talaga ang resulta sa recruiting. At saka nasa network building talaga, yung di sa industriya natin, nasa network building talaga, para makuha mo yung passive income, yung kahit chumichilax-chilax ka na lang, tuloy-tuloy ang pasok ng pera sa'yo. Dahil, binuild mo ng matagal yung negosyo mo. Okay, yun kasi yung part na tinatanggal ng mga scammer at mga unethical networker eh. Okay? So, I'm sure na noong 2020, no? Maraming nawalang mga unethical networkers and that's great. Masaya ako doon. Okay, it's either na wala sila sa industriya natin or nagbago sila. Mas maganda kung nagbago sila, no? Naging ethical na. So, yun talaga yung mga ano, yun talaga yung typical and totoo naman talaga. Okay, totoo naman talaga na naandun yung malaking income, naandun yung passive income naandun. Kaso nga lang, sa state ng ano natin, sa state ng industry natin, estado, tatagalugin ko na lang, sa estado ng industriya natin, alam naman natin na ayaw ng mga tao sa industriya natin. At hindi ko sila masisisi. At hindi natin sila masisisi. Kung meron po sa inyo mga nanonood dyan na ayaw nyo sa networking, hindi ko alam ba't ka nandito. De joke lang. Ayaw sa networking, negative kasi pyramid or whatever na kung ano-ano scam or ganyan. Hindi po namin kayo masisisi. No, may ano kayo, may reason kung bakit iniisip nyo yan. And kasalanan niya ng mga unethical networkers. Okay? So, since pangit yung sa pandinig ng mga tao, yung network marketing, talagang challenging. Yung pagdating sa pagre-recruit, okay? Talaga nagiging challenging 'yan. Kaso ang isa pang nagiging problema, no, according kay SEC to, i-research nyo. Okay, kayo mag-research. Na kapag ang isang kumpanya ay masyado naka-focus sa recruiting, kinukonsidera nila yung scam. I-research nyo. Hanapin nyo sa Google. Okay? Kinukonsidera nila yung scam kahit na kumpleto ng mga legalities, may products or whatever. Kasi hindi naman talaga 'yun ang design ng network marketing in the first place. Kundi product movement. Okay? Product movement. Pagbenta-benta ng products. Yun talaga ang design ng network marketing. Now, optional lang talaga yung recruit. Na-discover nga lang ng mga sinaunang uplines na mas mabilis ang income pagdating sa recruiting. Kaya doon na recruit. And uulitin ko, walang masama doon. Okay lang naman yun. Maganda yun kasi sa recruiting, nakakatulong ka sa tao na mabuhay ng pangarap. No, nabibigyan mo sila ng chance. Lalo-lalo na 'yung mga tao na gustong matuto na magnegosyo na walang kaalam-alam. Nabibigyan mo sila ng chance para makapag-training kasi para sa akin ang pinakamagandang training ground ng mga gustong maging negosyante is network marketing. 'Yung mga walang kaalam-alam talaga sa negosyo, walang background, walang experience, walang pamilyang negosyante, wala. Pero gusto mong magnegosyo, pero wala kang pang-aral sa college para mag-MBA. Network marketing ang the best na training ground. Kasi napakaliit ng risk, ang taas ng reward. Actually, yung income, yung time, financial freedom, ang ganda niyan, yan ang gusto natin. Pero sa totoo lang, bonus lang yung mga yun eh. Sa network marketing, bonus lang yun. Yung pera, bonus lang yun. Ang pinakang magandang makukuha mo sa network marketing is yung experience, yung knowledge, yung skills. Walang kapalit na halaga yan. Kasi panghabang buhay na nasa iyo yan eh. Unless magka-amnesia ka. No? Wag naman sana, no? Pero dala-dala mo na yung skills na yun. Dala-dala mo na yung experience. Yung knowledge na nakuha mo. Walang kahit na... Hindi mo pwedeng bilhin yun eh. Di ba? Alimbawa, Coach Carl, pabili nga ako ng experience mo. Bigay ko sa'yo. Kung pwede lang sana eh. Kaso hindi eh. Di ba? So yun. Yun ang pinakang maganda na naidudulot. Kaya maganda naman talaga yung na part yung recruiting. Kaso pag puro ganun lang, doon na nagiging pangit. Kasi para saan pa yung selling? Di ba, naalala ko tuloy yung upline ko, sinabi sa amin noon, kung gusto mo lang magbenta-benta, di sana nag-Avon ka na lang. Parang tanga lang. Di ko, noon,
Siyempre, yes, upline lang ako noon. Pero later on, na-realize ko, parang tanga lang. Para saan yung product selling? Ba't nyo pa nilagay yan dyan? Kung ayaw nyo palang pinagbebenta yung mga member. Di ba? Di sana puro recruiting na lang yung ano. Kasi nga, alam rin nila na para maging legal lang isang network marketing business, nasa benta-benta talaga, product movement. Hindi naman sa recruiting. Okay? So, ang point ko lang dito sa sinasabi ko is, gawin mo parehas. yun lang naman ang point ko eh. Hindi puro selling, hindi puro recruiting. Parehas mo gawin. Okay? Parehas mo gawin. And based on my experience, sa experience ng grupo ko, no, mas mabilis ang result sa selling. Okay? Nasa selling talaga yung mabilis na result. Kaso nga lang, yun, ang disadvantage nga lang niya, wala talaga, hindi mo mararamdaman yung passive income dun. Kailangan, parang ano, self-employed eh, pag nagbibenta ka. Pag nabibenta ka ng products eh, tapos tumigil ka, wala nang income. Diba? Usually ganun sa network marketing. Tapos, pero unlike sa network marketing, build ka ng build ngayon, hindi ganun kalaki agad yung income, pero in the future, pag inani mo na, kahit pa silaks-silaks ka na lang, pasok lang ng pasok ang income. No? So, gawin mo parehas, ituro mo parehas. Diba? Pag may napasali ka, turo mo rin sa kanya. Magbenta, mag-ganun, recruit. Ang pinakauna-una tinuturo namin sa member namin pagkasali, mabawi yung puhunan niya sa product selling. Kumita ng certain amount. So, medyo complicated, hindi man complicated. Pero, naka-program na kasi yung sistema namin na ganun eh. Sa grupo ko na may program talaga sila na pagdadaanan. Pero, ang pinakauna ay selling. Hindi namin sila pinagre-recruit. No? Hindi namin sila pinagre-recruit. Gusto muna namin silang kumita sa selling. Kasi ito rin yung isang reason kung bakit ganun yung ginawa ko. No, dati puro recruit-recruit lang din kami. Pero na-realize ko later on na bakit nga ba pinipilit ko recruiting lang? Eh, may selling naman. No, and na-realize ko din na sa current company na kinabibilangan ko na nandun yung strength namin eh. Malakas ang strength namin sa selling eh. Sa selling part. And sa pamamagitan rin ng selling, nakaka-recruit. Nakaka-recruit sa selling. No, tinuro ko yun sa YouTube videos ko, hanapin nyo yun. Nakaka-recruit sa pagbebenta-benta ng products. So, isa rin sa mga reason bakit yun ang tinuturo ko sa mga members ko is parang ganito, pag-recruit, bago ka, diba? Bago ka pa lang, di ka pa kumikita, syempre, kasi bago ka nga eh. Tapos nag-recruit ka. Tapos tinanong ka, kumita ka na ba dyan? Di ba tameme ka na? So, comment ka dyan kung na-experience mo yung ganun. Na-experience mo yung ganun. Di ba? Yung baliw na baliw ko sa company mo, ay grabe, power pa yaman, sports car pa yaman. Di ba? Tapos pagka-invite mo, tinanong ka ng prospect mo, kumita ka na ba? E bago ka pa lang. Di ba tameme ka, di ba? Di mo alam kung ano yung sasagot mo. Di ba? Huwag naman sana na umabot ka sa point na nagsinungaling ka pa para lang masagot yung tanong. Di ba? Pumasok sa isip mo na pag sinabi kong kumita na ako, nagsisinungaling ako. Pag hindi ko sinabi, pag sinabi ko hindi pa ako kumikita, eh baka hindi na to sumali. Ah, di ba? Eh paano kung nagbenta ka muna ng products, nabawi mo yung puhunan mo? Kumita ka na nun, di ba? Tapos nag-recruit ka. Tinanong ka, kumita ka na ba dyan? Anong sagot? Oo. Nabawi ko na nga yung puhunan ko eh. Tapos ang usapan. Di ba? Napakasimpleng logic. Okay, so yun yung isa din sa mga reason kung bakit. Okay? So, yun. Pagdating naman dito sa part na yung mga uplines, hindi ko alam kung anong ibig mo sabihin na mahirap, lalo na yung mga uplines ay puro recruit lang. Hindi ko alam kung ang ibig mo sabihin dito ay yun yung ano nila, yun yung pinipilit nila sa inyo, kahit ayaw nyo. Eh, hindi ko alam kung yun ang ibig mo sabihin. Pero kung sakaling ganun, walang karapatan ng mga uplines na pilitin kayong gawin ng isang bagay na ayaw nyo. So, tandaan nyo yan. Hindi nyo boss yung mga yan. Okay? O, para na din to sa mga uplines, sa inyong mga uplines, hindi kayo boss, ha? Hindi kayo boss. Pinapasahod nyo ba yung mga member nyo? Wala kang karapatan na utos-utosan sila, na pinipilitin mo silang sumunod sa'yo. Wala kang karapatan. Okay? Kung hindi mo naman sila pinasasahod. So, hindi nyo sila boss. Okay? Kayong mga members dyan, hindi nyo, kayong mga downline, hindi nyo sila boss. So, kung ayaw nyo gawin, di huwag nyo gawin. Kung alam yung mali yung pinagagawa sa inyo, bakit mo pipiliting gawin? Huwag mo gawin, alam mong mali eh. Diba? So yun. Ay, hindi, ako dati naging ganyang klaseng naging ganyang klaseng upline din ako noon na ipinipilit kong gawin, ipagawa sa kanila kung ano yung gusto kong pagawa sa kanila. Boss type, hindi leader eh, boss. Naging boss din ako noon.
na klase ng upline na pinipilit ko sa kanilang pagawa kung ano gusto. Pero na-realize ko din later on na maling-mali pala yon. Kasi ngayon nga, hindi ko naman sila pinasasahod eh. Diba? Yes, upline BS. Yes, upline mo, mukha mo. Diba? Ganon din ako dati, yes, upline. Ngayon, kung ano yung mga sinasabi ko sa inyo na mali na gawin, ginawa ko rin dati yan. Kaya alam kong mali talaga. Kasi, ano eh, tawag dito, ano rin, na-experience ko eh. Diba? Kaya nga sabi ko sa inyo kung ano yung, sabi ko nga sa inyo, diba, sa introduction itong live natin, live session natin na sasagot ako based on my experience. Hindi ito nabasa ko lang, narinig ko lang kung saan. Naranasan ko eh, alam kong mali talaga, hindi maganda yung naging result sa akin nun. No? Maraming umayaw sa akin ng mga member dahil doon. Kasi hindi naman boss eh. Na palagi palagi ko lang sinasabi sa mga member ko is bahala kayo kung susundin niyo ako hindi, bahala kayo. Pero kung ano maging resulta niyo sa uli, kasalanan niyo na 'yan. Okay? Kasi hindi niyo ako sinunod eh. Pero bahala kayo, kayo mamimili. So ganun lang, pinapakita ko lang sa kanila kung ano yung consequence ng maging action nila, bahala na kayo. 'Di ba? So ganun 'yon. Hindi ko alam sa mga apps kung ganun pinipilit nila kayo mag-recruit, huwag niyo sundin kung alam niyo namang mali, huwag niyo sundin. Para sa akin, hindi ko pipilitin mga member ko mag-recruit. Bakit? Ako magre-recruit ng akin. Yan ang problema ng mga ano eh. Diyan na nalalaman ko sino yung mga totoong ano eh. Na, yung mga apply na namimilit mag-recruit. Ah, ikaw ba? Asan recruit mo? Diba? So yun, ako magre-recruit ako ng akin. I lead by example. Bahala kayo kung gayahin nyo ko, hindi. Diba? Pero hindi ko kayo pipilitin kasi hindi ko naman kayo empleyado. Magpo-produce ako ng akin, magbebenta ako ng akin. Pero hindi ko pipilit sa yung gawin. Lalo-lalo na, ito nga eh, ginagawa ko pero hindi ko pa rin pinipilit gawin. E lead by example ako na leader. Ibig sabihin is, hindi ko ipagagawa sa'yo yung hindi ko naman ginagawa. Hindi ko sasabihin sa'yo na, DR ka din pag may time. Tapos ako, wala namang DR. Wala namang direct. Di ba? Hindi ko pagagawa sa'yo. Pero kahit na nga ganun eh, kahit nga nagdi-direct ako, hindi ko sila sinasabihin na, mag-recruit ka. Di ba? O pilit, hindi ko sila pinipilit, magbenta ka, benta ka. Pag tinatanong nila ako. Pero basic na training naman sa amin yun eh, na magbenta ka eh. So hindi ko na kailangan sabihin yun. Pag may lumapit sa akin na member, paano kikita? Hindi niya pinanood yung training namin. Kung gano'n. Diba? Tinuro naman na dun lahat eh. Diba? So yun. Ayun, walang kaalam-alam na pasali dito. Power and glad na okay. Okay, so yun, huwag kang lilipat kung meron kang mga members. Na i-considera mo yung feelings nila. Especially na nagtiwala yan sa'yo eh. Okay? Nagtiwala yan sa'yo. Huwag mo silang iiwan. Okay? So yun ang, ano, yun ang may re-recommend ko. Alright? So I hope nasagot ko yun. Tanong na yun. Sabi ko sa inyo, pag maganda yung tanong, napapaba yung ano ko yung sagot ko eh. Yeah, ano nyo na. Tawag dito. Tanong nyo na lahat ng gusto nyo itanong dyan. Kung... para masagot ko. Okay? Kasi hanggang 9 PM lang tayo, 8:33 na. Alright. Shout out daw kay Coach Mark Reyes, Team Genuine OFW Korea. Yan. Shout out sa mga grupo ko sa Korea. Alright. Meron pala ako dito kinopy-paste na wala kasi mga comment. Okay, from Gerald Subia. Ano po ba, good PM po coach, ano ba mahalaga, motivation or disinfect? Actually, hindi ko na gets kung ano yung ibig sabihin ng disinfect, pero sasagutin ko na lang kung anong base sa pagkakaintindi ko. Okay? Base sa pagkakaintindi ko. Parang ano, ang ibig niya sabihin, base sa pagkakaintindi ko, ang ibig niya sabihin is ano, parang detox. Okay, detox. Meaning is pagtatanggal ng mga negative mindset. Yun ang dating sa akin eh, ng ibig niya sabihin. Okay, ano mas importante, yung detox na ganun, o pagtanggal ng mga negative mindset or motivation, parehas. Parehas. Kasi parang ganito yan, alin ang mas importante, yung kamay mo ba o yung paa? Parehas? Parehas, parehas importante yon. Kailangan mo ng motivation para magtuloy-tuloy ka. Kailangan mo i-detox talaga yung utak mo para mapasukan ng bago, ng tama, maayos. Kumbaga parang, ano rin, parang dito. Pagtatanggal ng mga virus, no? Hindi lang naman COVID yung virus eh. Mas matindi yung virus na nasa isipan. No? Yung mga maling paniniwala, mga maling mindset na nagiging dahilan kung bakit tayo naghihirap sa buhay. Okay? So yun. Next question. Okay, tingnan muna natin dito. Uh,
Okay, next question. Hanap tayo, hanap. Okay, marami ba kayo natututunan so far? Payaman ba? Una, ito yung kauna-unahan nating Q&A session for 2021. Okay, from Nico. Okay, from Nico Adaro. Ano ang tamang pag-network? Hindi ko na masyadong broad sa ethical na pamamaraan. Okay, yun yung ano, yun yung magiging sagot ko. Sa ethical na pamamaraan, yun yung tama kasi masyadong broad eh. Hindi ko masyadong naiintindihan kung ano ba 'yung sasagot ko dito. Okay. Paano 'yung tama pag-network? Gawin mo sa ethical na paraan. Alright. So next question tayo. Okay, to from Al Lutero de la Torre. Paano mo ba mapadali na mapasali si prospect sa ethical na paraan? Walang ganun. Okay, walang ganun. Tanggalin nyo na sa vocabulary nyo yung salitang madali at mabilis. Kasi kakahanap nyo ng madali, lalo kayong tatagal. Mahihirapan. Kakahanap nyo ng mabilis, lalo kayong tatagal. Palagi nyo tatandaan yan. Kakahanap mo ng mabilis, lalo kang tatagal, lalo kang babagal. Kakahanap mo ng madali, lalo kang mahihirapan. Okay, merong mas madali. Merong mas mabilis, pero may kinukumpara kasi. So, yun is si offline and online. Mas mabilis si online kumpara kay offline. Mas mabilis resulta kay online kumpara kay offline. Pero, online alone, ano yan eh? Tawag dito, hindi ko pwedeng sabihin, kaya ko sinabi na gano'n, mas mabilis, mas madali. Kasi kinukumpara ko si online kay offline. Pero kung online itself, hindi ko pwedeng sabihin na mabilis kang yayaman kay online. Hindi natin alam eh, kasi hindi ko alam kung anong ginagawa mo everyday. Hindi ko alam kung anong tinuturo sa'yo. Hindi ko alam kung kumpleto ka ba ng 5Ms. Hindi ko alam eh. So hindi ko pwedeng sabihin na ganun. At saka wala naman talagang kahit na sinong kayang magsabi kung gaano kabilis o gaano katagal yung magiging resulta natin sa negosyo. Okay? Wala naman nagsabi sa akin na abutin ako ng 7 years no? Bago kumita ng limpak-limpak. Diba? Wala naman nagsabi sa akin noon. Hindi ko rin alam. Basta every year, sinasabi ko, every year, ito na. Diba? Kaya nga kayo, para sa akin, mas mabilis yung magiging resulta nyo kasi may ganito eh. May ethical nation, may ganitong Q&A session. Nung time ko, wala namang ganito. Puro power-power lang. Diba? Puro ano lang, puro alalahanin mo lang, reason why mo. Magaganda naman yung mga yun, kaso nga lang, walang technical eh, walang how. Diba? So, sa inyo, sa tingin ko, mas magiging mas madali sa inyo. Lalo-lalo na kung nakafocus sa online. May mag-offline pa ba sa inyo? Diyos ko po. May mag-offline pa ba sa inyo? Nasa kasagsagan pa rin tayo ng pandemic, hindi pa rin nawawala yung COVID. No? Ipipilit pa rin si online, ipipilit pa rin talaga. Ewan ko, bahala kayo. So, para madali mapapasari, walang ganung paraan. Damihan mo yung kausap mo. The more na dinadamihan mo yung kausap mo, the more na nare-reject ka, the more na gumagaling ka, the more na natututo ka, the more na nakaka-gain ka ng experience, and habang tumatagal, dadali sa'yo yun. Yun ang sikreto paano maging madali yung negosyo. Actually, hindi madali yung term eh. Nasanay ka lang. Okay? So, yun. So, at saka ano rin eh, masyadong medyo broad din itong tanong na ito. Pero yun yung pinakamagiging sagot ko. Okay, pagdating doon sa mga technical na part, pwede nyo hanapin sa YouTube ko. Okay, nandun naman yun sa YouTube ko. Alright, next question. I hope marami kayo natututunan, no? Binibilisan ko kasi gusto ko masagutan as much as possible yung mga tanong nyo. Alright. Ito, may nakita ko magandang tanong. Saan yun? Okay, from JV. JV Zhang. Ano-ano yung top 5 na binago mo sa buhay mo para magtagumpay ka sa kung anong na-achieve mo ngayon na pwede din namin gawin na maging successful din kami? Like, yun ang mga magagandang tanong. Diba? Ibibigyan ko kayo ng tip sa tanong. Okay? Huwag mo itanong sa mga pinagtatanungan mo, sa mga lodi mo, kung paano, how to be you. Paano maging successful tulad mo? Paano maging top earner katulad mo? Maling mga tanong yun eh. Okay? Kasi tinatanong mo sila at their point of success. Hindi mo kahit sabihin nila sa iyo yung tamang sagot, hindi mo rin naman magagawa 'yon.
Kasi parang ganito, kung meron sa inyong mga mahilig mag-games, no? Para mo na sinabi na paano makalagpas sa level 100? Eh, level 1 pa nga lang, di ka makalampas. Parang ganun yung nagiging tanong mo pag tinatanong mo sila, paano po ba yumaman katulad nyo? No? May point naman yung tanong mo, okay naman siya, kaso maling tanong. Mali. Diba? So instead na ganun yung tanong, ang itanong mo, ito yung mas magandang tanong at ito yung tamang tanong. Ano po yung may i-advise nyo sa akin bilang ako ay ganito, bigay mo yung details mo, nagsisimula pa lang po ako sa negosyo, 3 months, 6 months, 1 year pa lang po ako, ito pa lang po yung kinikita ko, ano po yung may i-recommend nyo sa akin sa level na ito para maabot ko rin po yung na-achieve nyo? Yun ang tamang tanong. Kasi ang ituturo niya sa'yo ay kung ano yung para sa level mo, paano malagpasan si level 1, si level 2, si level 3, kasi nandun ka pa lang. Kung nandun ka pa lang. Okay? Power, no? Payaman. Alright. So, ano yung top 5 na binago ko sa buhay ko para magtagumpay? Okay, number 1, binago ko yung circle of influence ko. Alright? Circle of friends. Hindi influence. Mali yung term ko. Friends. Okay? Environment. Nasa paligid ko, mga tao, especially mga tao sa paligid ko, binago ko. Umiwas ako sa mga negative. Umiwas ako sa mga taong alam kong hindi naman makakaambag sa pagiging successful ko. Kahit pa family member ko. Yun yung medyo mahirap. Okay, mahirap. Madaling sabihin, mahirap gawin. Okay? Kahit pa yung mga kaibigan ko, hindi ko naman sila tinakwil. No? hindi ko naman sila sinabihan na hindi na tayo magkaibigan pang habang buhay. Kalimutan nyo na ako. Wala naman akong sinabi na ganun. No? Pero umiwas na lang muna ako sa nila. Every time na niyayaya ako ng mga tropa ko, tinatabla ko muna sila. Next time na lang. Bawi na lang ako sa susunod. Kasi alam ko na hindi yun makakatulong sa akin eh. Mas lalo akong tatagal. Okay, na ma-achieve yung success ko. Ito yung akin ha. So, yung magiging sagot ko, possible, hindi nyo rin to magawa. Okay? Pero sana magawa nyo. Sana. I hope. Kasi sa akin, madaling sabihin, hindi ko alam sa inyo. Gano'n akong mahal na mahal nyo yung mga toxic nyong kaibigan. Hindi ko alam. Diba? So, yun yung number one. Iniwasan ko. Okay, umiwas na ako sa mga alam kong negative na tao. Kahit family. Okay? Number two, tinigil ko yung panonood ng TV. Mga telenovela. Tinigil ko yung pakinginig ng balita. Panonood ng balita. Tinigil ko yun. Bakit? Negative. Puro negative. Pansinin mo. Halos wala akong try nyo manood ng balita, sa buong balita. Kung ilang oras ang balita, di ko alam. 2 hours, 3 hours, ang balita. Bilangin mo kung ilan yung positive na sasabihin nila doon. Pupusta ako, wala pang 5. Ang i-feed ng i-feed sa'yo ng media is negative. Negativity. Kasi doon mas nagre-response ang tao. Negosyo yun eh. Negosyo yan eh. Negosyo ang media. So, tinigil ko yung panonood ko ng ganun. Even yung mga telenovela. Okay lang maghirap, basta sama-sama ang pamilya. Okay maghirap, pinagsasasabi. Okay lang magutom, basta sama-sama, ganun. May mga katangahang ideology ng drama ng Pilipino. Yung mga mahilig manood ng drama, ang da-drama ng mga buhay. No, kaya tinigil ko yung ganun. Kasi alam ko na hindi makakatulong. Kasi nga, pansinin mo sa mga telenovela, sino yung palaging kontrabida? Mayaman o mahirap? Alam mo na kung bakit ka ganyan. Kung mahilig kang manood ng telenovela. Alam mo na kung bakit ka mayaman, alam mo na kung bakit ka mahirap. Kasi sino yung bida? Sino yung gusto mong gayahin? Yung bida o yung kontrabida? Diba? Mindsetting yan eh. Kaya nga siya tinawag na television program. So, tinigil ko yung panonood ng mga ganun. Okay? Number 2. Number 3. Tinigil ko yung mga, tinanggal ko yung mga distraction. Sinacrifice ko muna. Okay? Parang similar to sa number 1. Pero, to number 3 naman kasi is parang sa akin, ginagawa ko noon nagsisimula ako. Mahilig ako sa games. Mahilig ako manood ng anime. No? Yan ang hilig ko. Pero, alam ko na mas babagal ako pag ginawa ko yun. Na ma-achieve yung goals ko, mas lalo akong tatagal. Sinakripisyo ko muna. Muna! Okay, pag paakyat ka, mahirap. Pero pag pababa, ang dali. Yung palagi niyong tatandaan. Pag papunta ka sa success, ang hirap. No? Pero pag nandito ka na sa success, pwede ko na mabalikan. Pwede na ba ako maglaro? Pwede na ba ako ulit manood ng anime? Anytime!
Kanina nga lang nanonood ako eh. Anytime pwede akong manonood. Anytime pwede akong maglaro. Bakit? Ilang taon ako nagsakripisyo na wala munang ganun eh. Deserve ko yun. Okay? So yun. Yun number 3. Number 4. Okay. Palagi akong nag-i-improve. Palagi akong nag-i-improve. Every single day. Walang araw na hindi ako nag-i-improve. Walang araw na hindi ako nag-aaral. Nanonood ng training, nagbabasa ng libro, nakikinig sa online courses o yung mga ganito or sa training ng mga mentors ko, ganyan. Every single day. Nagutom ako sa knowledge. Pero, ito ha, high school, first year lang ako nagdala ng libro. Second year, third year, fourth year, hindi na ako nagdala ng libro. Ni minsan di ko binulat-lat yun, di ko binasa unless sinabi ng teacher. Ni-require kami. So, hindi talaga ako mahilig sa mga ganun. Hindi ako ganun nung high school. Siraulo lang ako nung high school. Man, nandito yung kaklase ko nung high school. Mapapatunayan niyo yun kung andito pa siya. No? Siraulo ako nung high school. Puro kalokohan lang ginagawa namin. Hindi naman talaga ako masipag mag-aral. Pero gusto ko kasing maging successful eh. No? Sabi nga ng isa sa mga mentor ko eh, hindi mag-a-adjust yung pangarap mo para sa iyo. Ikaw mag-a-adjust para sa pangarap mo. Diba? Nakakahiya naman sa pangarap mo. Ah, tamad ka bang mag-aral? O sige, mag-a-adjust ako para sa iyo. Mahal kita eh. 'Di ba? Hindi naman siya ganoon eh, 'di ba? So, it's either ikaw yung mag-a-adjust or hindi mo makukuha yung pangarap mo. Ganun lang naman kasimple, pili ka na lang. So, ako yung nag-adjust. Even though tamad ako mag-aral ng mga ganyan, ayoko ng mga ganyan, eh gusto ko, mas nangibabaw sa akin yung kagustuhan ko na umasenso eh. Mas nangibabaw yung kagustuhan ko na ma-achieve yung mga goals ko, yung mga pangarap ko, magkaroon ng magandang buhay para sa akin, sa family ko. Mas gusto ko yun eh, kesa sa katamaran ko at sa mga excuses ko. So, pinilit ko yung sarili ko sa simula, hanggang sa masanay na lang ako. Hanggang sa everyday, ginagawa ko na. Hanggang ngayon, 7 years later. Okay? Kaya ang dami ko rin kung ano-anong pinagsasasabi sa inyo dahil nanggaling rin yun dun sa 7 years ng experience. Okay? So yun yung number 4. Okay, number 4. And number 5. Actually, madami pa akong pwedeng ibigay sa inyo pero 5 lang kasi yung hiningi ni JB. At saka kung ginawa ni JB yan na 100, hindi ko rin masasagot lahat yan. Ang dami. Okay? So number 5. Sinanay ko yung sarili ko na hindi ko dramahan yung mga rejection at failures. Na hindi ako, na mabilis mag-move on. Yan, mas maganda yun para mas maikli. No? Sinanay ko yung sarili ko na mabilis mag-move on. Okay, sa mga pagkakamali, sa mga rejection, sa mga masasakit na naranasan. Tulad ng sinasabi ko sa inyo, di ba yung 5 sinabi ko, madaling sabihin, mahirap gawin. Ganun naman talaga eh. Ano bang madali sa pag-asenso? Meron ba? Lalo sa tatandaan nyo, sa simula lang naman mahirap kasi hindi ka sanay. Kaya siya mahirap kasi hindi ka sanay. Yun lang naman yun eh, hindi ka pa sanay. Okay, so lahat tayo dadaan talaga dun sa hirap part na yun kasi hindi sanay. Nag-a-adjust ka eh, hindi yan yung comfort zone mo. Yung comfort zone mo is yung mga katamaran eh. Diba? Yung sumama sa mga toxic na kaibigan, gumala kung saan-saan, diba? Tawag dito, magsayang ng buhay, YOLO, YOLO. Diba? Yun ang ano eh, yun ang doon ka nasanay eh. Kaya tapos biglang babaguhin? Mahirap talaga. So, kaya okay lang, okay lang. Kung sabihin mo na parang hirap naman, okay lang, talagang oo, ganun talaga. Pero kung gusto mo kasing umasenso eh, yun, mamimili ka lang eh. Gusto mo umasenso, kailangan mong gawin. Kung ayaw mo, di wag. Wala naman mamimili sa'yo eh. Mamimilit sa'yo. Hindi ka naman lalapitan ng pag-asenso eh. Hindi ka lalapitan nun. Ikaw ang lalapit dun. So, yun yung mga bagay na kailangan mong gawin para mapalapit ka. So, sa simula, talagang masakit. Wala namang, ano eh, lahat naman tayo dumaan sa ganun. Kahit ako, nasaktan sa rejection, pinersonal, nagdrama, lahat naman eh. No, pero the moment na na-realize ko na, the more na dinadramahan ko yan, nagsasayang ako ng oras. Nagsasayang ako ng energy. Sa halip na minumove on ko na lang. Sayang eh. So, sa simula, mahirap yun. Pero yun ang paulit-ulit kong nire-remind sa sarili ko. Sayang yung oras ko kung dadramahan ko pa to. Next na lang. No, merong 7 billion na tao sa buong mundo. Ewan ko 7 billion. 100 million plus na population ng Pilipinas. Hindi ko kawalan yung 1,000, 1,000, 100,000. Hindi ko kawalan yun.
Na-reject ako, hindi ko kawalan. Dami-dami pa diyang iba at hindi sila nauubos. Kung sa tingin mo yung nauubusan ka ng prospect, wala ka pa kasing unlimited prospect handbook. Ganon kalupit mag-plug. Okay? No? Kalokohan, nauubusan ng prospect. Ako ang 7 taon na dito, hindi pa ako nakaka 1% sa dami ng prospect sa buong Pilipinas. Pinoy lang ha, ang prospect ko is Pinoy-Pinay lang, Pilipino. Kadugo. Hindi ako nagpo-prospect ng mga foreigner. Ang mindset ko is, ang dami-dami pang Pilipinong kailangan tulungan. Uunahin ko mga kapwa ko Pilipino. Hindi pa ako nakaka 1%, 7 taon. Pero nandito na ako ngayon. Diba? Na-achieve ko na yung, hindi, marami pa akong gustong achievements, pero pwede nang masabi na successful ako. No? Pwede na. Pero, hindi pa ako nakaka 1%. Tapos ikaw naubusan, nahiya naman ako sa'yo. Nahiya naman ako sa'yo. Ang dami mong mag-prospect. Grabe, naubusan ka na. No? So, yun. Alright, so, yun yung lima. Okay? So, kayo nang bahala na ano, kung hindi mo nakuha yung lima, replay mo na lang mamaya. Hindi ko na ulitin. Alright. So, yun. Okay, next question. Siguro mga dalawa na lang. Mayroon pa tayong 9 minutes. Okay, 9 minutes. From Rahib. Rahib Idsabil. How to market international? Hindi ako nagmamarket international. Okay. Hindi pala. Nagmamarket ako international. Product selling pala hindi. Sa product, hindi ako nagbebenta international. Kasi ang hirap. No, ang daming cheche-bureche. Pero sa network, oo, yes, nagre-recruit ako international. Okay, eto yan. Bakit ka magmamarket international? Wala ka naman palang kakilalang OFW. Magsimula ka sa mga kakilala mo. Ba't mo papahihirapan yung sarili mo? Takot kang ma-reject, no? Okay lang yan. Prepress lang tayo. Nagsimula din ako sa ganyan. Hindi na ngayon, pero nagsimula din ako sa ganyan. Okay lang yan. So, unahin mo yung mga kakilala mo. Meron akong video sa YouTube. Paano i-approach yung tama yung war market? No? Panorin nyo yun. Yung paano magbenta ng product. Paano mag-recruit gamit yung product. Alam ko meron akong video na ganun eh. Basta hanapin nyo na lang sa YouTube channel ko. Hanapin nyo yung pangalan ko doon. Dapat tamang spelling. K. Carl Serrano. Lalabas na agad yung mukha ko doon. Ako lang yung pogi doon eh. Ako lang yung may pangalan na ganun doon na pogi eh. Okay, so makikita nyo doon. Okay? Ayan, next question. Okay, from Bad Kasulog. Ano yung pwede isagot sa client na namamahal sa product at sa investment? Para invest, paano ako makukumbinsi? Ako hindi ko na kinakausap yung mga ganito. Okay? Hindi ko na, personally ha, hindi ko na kinakausap yung mga ito. Ay, ang mahal naman. Next na ako. Sayang oras. Sayang oras ko. Di ba? Pero, pwede nyo rin gawin. Okay, yun yung sa akin. Sa akin lang naman yun. Ang pwede nyo gawin ay, ito yan eh. Pag namamahalan ng isang tao sa kung ano man yung binibenta natin, hindi kasi nila nakita yung value. Kasi kung ang basihan lang talaga ng tao ay presyo, bakit may bumibili ng mga iPhone na pagkamahal-mahal? Super overpriced. Hindi lang overpriced, super duper overpriced. Bakit may mga naka-Apple, naka-iPhone? Bakit ganun? Kung ang basihan lang pala is mahal. Diba? Bakit may bumibili ng mga product na super mamahal? Kung ang basihan lang pala is presyo. Kung yun lang palang tinitingnan ng tao. Hindi yun eh. Nakikita nila is yung value. Naniniwala sila, nakumbinsi sila na talagang mag-work to. Kung hindi mo man sila makumbinsi ngayon, ito, tigilan, it's isa pang technique din, tip, hindi technique, tip. Tigilan nyo kasi yung kakahanap ng on the spot. Sa network building, tigilan nyo kasi yung kakahanap ng on the spot. Puro kasi, mukha kasi kayong on the spot eh. Lalo na sa cold market, mukha kayong on the spot. Hindi nga kayo kilala. Sino ka, ba't kita pagkakatiwalaan? Yan ang nasa isipan ng prospect mo. Dami-daming naglipa ng scam dyan. Diba? Kaya nga daming gumagawa ng unethical eh. Kasi gusto nila on the spot. Ay grabe, powerful man on the spot. Wala naman problema sa on the spot itself kung ethical mo siyang ginawa. Pero kung ginawa mo na lahat, pinangako mo na langit at lupa para lang mapasali, para on the spot, powerful man. Diba? Doon na siya nagkakaroon ng problema. Kung hindi mo siya makumbinsin ngayon, follow up. The fortune is in the follow up. Nasa follow up ang pagyaman. Diba? So yun. Yun ang mai-recommend ko. Okay? So, I hope na sagot ko yung question eh. Na hindi ako direct sumagot ng tanong. Na kasi pag ako sumasagot ng tanong, alam ko kasi yung mga, acne na kasi ako sa mga ugat ng mga tanong nyo. Kasi ganyan din yung mga tanong ko dati.
So, acne ako sa mga ugat. Ang kinuhukay ko dyan is yung ugat ng tanong mo. Bakit mo tinatanong yan? Diba? Kaya ganun ako. Hindi ako yung sasagot ng ano, pawirin mo, pakitaan mo ng pera, ganyanan mo ng pera para ma-convince mo. Hindi. Yun yung direct na sagot. Hindi, joke lang, pinapower ko lang kayo. Alam nyo, I hope nagigets nyo naman kung anong ibig kong sabihin. Okay? So, yun. Meron pa tayong 5 minutes. 5 minutes pa! Isa pang tanong to. Siguro makaka-isang tanong pa tayo. By the way, para dun sa mga part na ng grupo ko, no? Ang pagbibigyan ko lang dito ng mga sagutan ay yung mga hindi pa part natin, syempre, Ethical Nation. Para dun sa mga, ano, sa iba't ibang mga networkers, sa iba't ibang company. Para sa kanila to. So, pwede nyo na lang, i-PM nyo na lang ako. Okay, i-PM nyo na lang ako para dyan sa mga question nyo na yan. Wag dito. Para sa kanila to eh. Last question na tayo, last question. Alright, ito, maganda to. Okay, may nakita ko maganda. Ito yung isi-save natin, the best for last. Okay, paano po, actually, hindi ko pwedeng sabihin the best kasi baka magselos yung iba, no? Maraming salamat sa mga tanong sa inyo, mga payaman kayo, kayo yung mga unang yaman. Okay, so si Emmy De Costo. Ay, magandang tanong to. Paano po dapat i-handle po pag ang isang network marketer na ginagawa ang business sa ethical na paraan at kinaiinisyan siya ng power payaman uplines, cross lines, at mentors? Alright. I feel you. Okay. So, yan. Ito yan. Buti ka nga eh. Ang naiinis lang sa'yo, yung mga power payaman uplines, cross lines, and mentor eh. Sa akin, ang daming naiinis. Hindi lang sila makaimik. No? Naghihintay lang talaga sila na gumawa ako ng something na pagkakamali. Tsaka maglalabasan yung mga yan, yung mga ugok na yan. No? Buti ka nga, sila lang naiinis eh. Sa akin, ang daming kumpanya. Okay. So yan, anong gagawin pag gano'n? So I will assume na kinaiinisan ka kasi ethical mo ginagawa yung negosyo. Kasi nire-reinvent mo yung wheel. No? Yun ang reason bakit sila naiinis. Yun yung I will assume na gano'n yung nangyayari. And gano'n naman talaga. Sabi nga eh, ito palagi yung tatandaan, lalabas ang tunay na kulay ng isang tao kapag wala ka ng pakinabang sa kanila. Lumalabas yung tunay na kulay ng mga payaman uplines, di ba? Dati ang babait. Tulungan tayo dito. Nandito lang ako para sa'yo. Di ba? Ngayon na ginagawa mo yung ethical at nire-reinvent mo yung will kasi ayaw mo ng mga kalokohan na pinaggagawa nila, di ba? Pinariringgang ka na sa Facebook. Diba? Dapat yes, upline lang. Huwag kayong gumaya sa mga hindi sumusunod kay upline. Diba? Relate? Diba? So, ayun siya. Marami sa inyo mga makaka-relate dyan. Comment mo dyan kung matapang ka na nakaka-relate ka. Okay. So, ito yan. Mahirap talaga na mag-ano. Okay, hindi ko i-deny na mahirap talaga na ginagawa mo yung negosyo mo sa ethical na paraan tapos kinokontra ka. Yun yung hindi ko maintindihan din eh. Kasi ito sa akin eh. Ito yung sa akin. Pagdating sa group ko, merong mga members ko na hindi ginagawa kung ano yung tinuturo ko. Hindi nila ginagawa. Pero, nagkakaresulta sila sa kung ano man ang ginagawa nila. Wala akong problema dun as long as ethical. Yun lang naman ng sa akin. As long as ethical mo yan ginagawa. Pag may katarantaduhan kang ginagawa dyan, titirahin kita. Okay? Yun lang naman yung sa akin eh. Yun lang naman yung sa akin. Wala, okay, hindi mo ginawa yung turo. Okay, fine. Rumiresulta ka dyan as long as ethical. Tuloy-tuloy mo lang. Diba? Tuloy-tuloy mo lang. Congrats. Diba? Kasi ako hindi, kahit naman 7 years experience, hindi ko naman alam lahat eh. Wala naman akong planong alamin lahat. Tinuturo ko is kung ano yung nalalaman ko na nagbibigay talaga ng result. Pero kung di nila gawin, fine. Basta ethical yan at nagka-resulta ka naman, edi fine. Kung hindi ka magka-resulta, huwag mo akong sisisihin. Okay? Magkaka-real token tayo pag ganyan. Diba? So, yun lang naman yung sa akin. Ito kasi yung usually yung mga gatong klase ng upline. Yan yung mga mapapride na upline. Diba? Yan yung mga mapapride. Yung mga mas matangkad pa sa kanila yung pride nila na klase ng mga upline. Mas mataas pa sa kanila yung pride nila. Ay, gusto nila susunod ka lang sa kanila kasi sila yung magaling. Sila yung payaman. Sila yung millionaire. Diba? Sila yung naka-sports car na 12 Camaro. Diba? Ito, basta palagi nyo lang tatandaan, kahit kontrahin ka, okay lang na kontrahin ka ng mga tao. Okay lang na magalit sila sa'yo. Ang hindi lang okay na kontrahin ka at magalit sa'yo is yung universe kapag ginawa mo yung mali. Tandaan nyo yun, ha?
Okay lang kung 30 tao lang yung mga yan. No, kahit pa mga millionaires, millionaires yung mga yan. Tao lang yan, mga yan. Okay lang na kontrahin ka nila. Huwag ka lang magkakaroon ng, okay lang na magkaroon ka ng bad reputation. Ang ironic, bad reputation. Sa mga unethical na upline, bad reputation. Ang ironic lang. Di ba? Okay lang na magkaroon ka ng ganun na reputasyon sa kanila. Huwag ka lang magkakaroon ng pangit na reputasyon sa nasa taas. Kasi ginagawa mo yung mali. Okay? Kita naman niya lahat ng ginagawa natin. Yun ang hindi maganda pag yun ang nainis sa'yo. Kasi mali ginagawa mo. Alam mo kung ano yung tamang gawin, pero pinili mong sumunod dito sa mga power-power na to. Alam mo tama eh. Di paparusahan ka. O sino yung kaninong, ano mas gusto mo? Okay, para sa inyong lahat, ano mas gusto mo? Yung mga bad mouth nitong mga power-power na to? Mga power payaman upline mo? Yung pagbabad mouth sa'yo o pagkontra sa'yo? O yung pag nagalit sa'yo yung nandun? Pili ka. Diba? So, yun. I hope na nasagot ko yung mga katanungan nyo. It's already 9. Sakto. Natatapos natin ang 9 PM. I hope nasagot ko yung mga katanungan nyo. Pasensya na dun sa mga hindi ko nasagutan. Dun sa mga members ng team namin, Team Genuine, PM nyo na lang ako. Huwag kayo dito magtanong. Okay, para to sa Ethical Nation. Alright. I hope nasagutan ko yung mga tanong nyo. And pasensya na dun sa mga hindi ko nasagutan. Bawi na lang next Friday, 8 PM Philippines time. Umuna kasi kayong mag-comment, no? Una kasi kayong magtanong para kayo yung unang masagutan. Alright, so I hope na maraming naitulong kahit papano yung mga kung ano nung pinagsasabi ko. Diba? Ulitin ko, di ako galit, nagpapaliwanag lang. So kung gusto nyo pa mas marami matutunan, may mga nilagay ako na additional information, additional links sa description nitong video na ito, nitong live na ito. Nasa taas kung pinapanood mo to sa Facebook, yung description. Nasa ilalim kung pinapanood mo sa sa YouTube. So marami pa akong mga additional links na inilagay dyan para ma-check out nyo yung YouTube channel ko, mga training course na ginawa ko at iba pang training. So I hope marami kayong natutunan at nakatulong sa inyo. Nasa sa inyo yan kung gawin nyo hindi. Bahala kayo sa buhay nyo. Wala na akong pakialam doon. Basta ako nagawa ko na yung part ko. Kita-kits tayo next Friday. Ulitin ko next Friday, 8 PM Philippines time. Kung di nyo pa na-access yung Unlimited Prospects Handbook, i-check nyo yun. Makikita nyo rin yung link sa description nitong video na ito. At saka dyan, may na-under na letters dyan. So, yun lang. Magandang gabi sa inyo lahat. Bye-bye. Kita-kits next Friday. God bless sa inyo.